Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Para naman po sa mga nanonood sa atin na mahilig sa politika, baka gusto nyong dalawin, mag-subscribe na rin kayo sa aking bagong political channel, yung Political Ratilis. Nariyan po yung link sa taas. Pakisubscribe mo naman kung mahilig naman kayo sa politika. Yung topic ko ngayon, yung tila pumuporma na si Grace po para sa 2012 election. At saka yung isa pang bagong topic ko, yung pagtutol naman ni Senator Ontiveros sa pagpapatupad ng ROTC sa senior high school. Okay, so please support po para sa ekonomiya. Marami tayong pag-uusapan ngayon sa boxing, no? Una na natin, sa June 19, ay ang muling paglaban ng ating kababayan na si Aston Palikte. Laban kay Kasoto Ioka ng Japan. Nagaganapin din to sa Japan, no? Ito po yung paglalabanan nila, yung WBO Championship na binakante naman ng ating dating champion na si Donnie Ahas Nietes, no? Isa ito sa mga pinaka-exciting na mga division ngayon sa kasalukuyan, yung super flyweight o junior bantamweight, no? So dito ang Ring Magazine champion dito si Estrada, dahil tinalo niya si Rong Bisay. Tapos may tatlong Pilipino rito na sa super flyweight na to at junior bantamweight, si Donnie Ahas Nietes at saka si Jerwin Ancajas. Ngayon to si Aston Palikte, split draw sila ni Donnie Nietes. Okay, bakit hindi natuloy yung laban ni yung rematch ni Donnie Nietes at saka ni Aston Palikte? Kasi samantala mandatory, no? So pinersa ng WBO na labanan ni Donnie Ahas Nietes o mag-rematch sila ni Palikte, no? Pero sabi naman ng kampo ni Donnie Nietes ay mas pipiliin niya na alabanan yung mga champion dito sa super flyweight or sa junior bantamweight. Ito nga si Rong Bisay or si Estrada, no? Pero naman, nung si Estrada na ang naging champion, ang balak labanan ni Estrada lahat ng champion ng division na to, no? So kung hindi na champion si Donnie Nietes, hindi niya makakalaban din itong mga to, no? Hanggang ngayon, yung karer ni Donnie Nietes ay nasa limbo dahil wala naman nakaset na ngayon. Tinanggalan siya ng corona ng WBO, tapos ngayon, wala nakaset na laban para sa kanya. Okay, kaya magandang laban to sa Japan dahil alam naman natin na si Aston Palikte ay isang knockout artist at masarap panoorin, no? So makakalaban niya riyan si Kasoto Ioka sa Japan para sa binakanting ang WBO super flyweight title ni Donnie Ahas Nietes. Isang reaction naman to sa article na lumabas sa Ring Magazine tungkol sa kung bakit daw si Manny Pacquiao hanggang ngayon ay wala nang ginawa kundi hamunin si Floyd Mayweather, no? Itong article na to ay in reaction din sa isang interview ni Manny Pacquiao dito kay Skip Bayless na sa Undisputed, no? Nung tinanong kasi ni Skip Bayless bakit hindi pa rin nakikipag-rematch sa kanya si Floyd Mayweather, ang sabi ni Pacquiao dyan ay si Floyd Mayweather ay takot sa kanya, lalo siyang matatakot, sabi ni Pacquiao, lalong matatakot si Mayweather pagkatapos niyang talunin si Thurman sa July. Okay, so yung article na to ng Ring Magazine na tinatawag nating Bible ng boxing, no? Ang pinalalabas dito, yung isa pang myth ng kung bakit hanggang ngayon daw, alam niyo, ang daming haters ni Pacquiao sa mga ano sa American press, no? Instead na purihin si Pacquiao na 40 years old siya, ay patuloy niya nilalabanan yung mga top caliber na welterweights. Hindi naman pipitsugin yung mga nilalabanan ni Pacquiao.
si Adrian Broner, si Lucas Matisi, at ngayon si Kit Turman. Si Kit Turman nga, undefeated champion. Instead na purihin si Manny Pacquiao na hindi siya nag-cherry pick, ay hindi siya namimili ng mga pipitsuging mga kala. Undefeated champion, hindi mo matatawag si Kit Turman na cherry picking o pipitsuging. Ang ginagawa pa ng mga to, sa ng mga haters ni Pacquiao sa American, lalo na yung mga ang dami kasi, di ba? Hindi nila matanggap na isang Asian yung tumatalo lang sa kanilang mga yung pinagmamalaki nilang mga boksingero ay tinatalo lang ng isang Asiano na katulad ni Manny Pacquiao o isang Pilipino na katulad ni Manny Pacquiao. Eto naman pinakakalat, no? Kung bakit hanggang ngayon daw ay lumalaban pa si Manny Pacquiao. Ito daw ay dahil sa kailangan ni Pacquiao ng pera, no? At bakit kailangan ni Pacquiao ng pera? Dahil daw baon sa utang si Pacquiao at napakarami ng taxes na hindi niya binabayaran. So lahat, pwersado rin si Pacquiao na lumaban pa rin sa ring hanggang sa kasalukuyan. Dahil lang marami siyang marami siyang utang sa IRS o sa na tax, no? Ito yung myth ng ano eh, ang daming instead na harapin na lang ni Mayweather o aminin ng mga Amerikano, natakot si Mayweather na makipag rematch kay Pacquiao. Ang dami nilang haka-haka na nagagawa, no, para ipagtanggol ang kanilang boxer, no, na si Mayweather, no. Sabihin na lang nila, tama na yun, na-retired na si Mayweather, ayaw na lumaban. Ay, ang problema ni Mayweather, hindi naman talaga siya nagre-retired kung hindi naghahanap pa uli siya ng mga macha-cherry pick. Di ba yung huling dalawang laban ni Floyd Mayweather, isang MMA superstar, si Conor McGregor, na walang kinalaman sa boxing. At eto naman, yung sumunod, yung isang Japanese na wala rin kinalaman sa boxing, na pinaglaruan niya lang, na umiiyak nga nung tinalo niya at pinabagsak. Yun yung mga gusto ni Mayweather na labanan, eh. Para yun ang tunay na naghanap ng pera. Pero si Manny Pacquiao, nariyan siya dahil sa passion niya sa sports. Diba? Top caliber yan. Hindi mo pwedeng pagbintangan na tsaka luma na yan, eh. Hindi naman napatunayan na tax evader si Pacquiao. Wala nga siyang kaso, eh. Sa Amerika pa, kahit mayayaman na tao, kinakasuhan ng tax evasion. Ang lakas-lakas ng IRS dyan. Makakalusot ba silang katulad ni Manny Pacquiao na isang Pilipino sa Amerika kung hindi talaga siya nagbabayad ng tax? So yung mga pinalalabas na yan, hanggang sa kasalukuyan, para lang yung image ni Pacquiao, na instead na mapakita sa tao na hanggang sa kasalukuyan ay top caliber na nilalabanan, eh pinapakita pa rin nila na naghihikaos na napakaraming utang. Okay? So wala pong katotohanan yan, kaya nariyan si Pacquiao dahil kaya niya pang lumaban. Kung mapapanood nga, milyon na yung mga nanonood ng mga ng training ni Pacquiao dito sa Maynila, eh grabe kung gaano pa kabilis ngayon si Pacquiao. Tignan naman natin yung isa sa mga interview ni Kit Turman. Nung tinanong siya ng isang reporter, napakasimple niyang tanong, eh. Pag tinalo mo ba si Pacquiao, naniniwala ka na ikaw na yung A-side sa negotiation pag naglabang kayo ni Errol Spence? Di ba? Maganda yung tanong, eh. Eto naman yung sagot ng may katalinuhang si Kit Turman, no? Napakasimple ng tanong. Ang sagot niya, bakit mo naman nasabi na ako B-side ngayon? Yung laban, kino-question niya pa pala na siya yung B-side ngayon sa labanan nila ni Manny Pacquiao. Eh, very obvious naman na siya yung B-side, di ba? Lahat ng, tignan niyo lahat ng ano, Pacquiao versus Turman. Sa lahat ng mga poster, sa lahat ng mga materials na naroon yung laban, Pacquiao versus Turman, sino yung unang lalabas? Eh, hindi raw importante yan, sabi niya. Dahil ang importante, alam daw ng marami, na siya yung mananalo sa tunay na sa laban sa July 20. No?
Kaya nga hindi niya naiintindihan yung tanong o hindi niya naunawaan dahil baka meron nga siyang may kakulangan nga sa katalinuhan ba. Okay. So punta naman tayo dito sa isa pang ano, no? Yung tinatanong si Algieri. Kilala niyo si Chris Algieri, dating nakalaban niya ni Pacquiao. Kaya raw mahirap makalaban si Pacquiao dahil yung sa training pa lang, mahirapan ka na kung paano paghanda ang gagawin mo. Ang mahirap daw paghandaan sa training si Pacquiao kung sino yung kukunin mong sparring mate, no? Kasi lagi si Pacquiao ay mas maliit sa kinakalaban niya ngayong nasa 147 na siya. So saan ka kukuha, sabi ni Algieri nga, saan ka kukuha ng maliit pero maliit, mabilis, pero malakas sumuntok. So yung pagiging freak of nature ni Manny Pacquiao, yun yung mahirap, ano, yun yung mahirap pa tapatan ng ka-sparring partner. Okay, punta naman tayo rito sa heavyweight, no? Palapit na lang palapit, ilang tulog na lang, pagbabalik ng heavyweight boxing championship dito sa Madison Square Garden, no? So alam na natin na dehadong-dehado si Andy Ruiz sa betting odds nga, 'di ba? -3,500 si +3,500 tapos -1,200. Dehadong-dehado, parang 31-1 ang labanan ng dalawa. Pero nung kinausap nung sa interview naman ni Joseph Parker, eto lang yung heavyweight na parehong nakalaban ni Andy Ruiz at saka ni Anthony Joshua, no? Eto si Joseph Parker, sa inyong kaalaman, siya ay tumagal pareho ng 12 rounds, no? Sa dalawang to. Si kay Andy Ruiz, eto lang yung unang talo ni Andy Ruiz, isang majority decision na pumabor dahil maraming nga nagsasabi na ito ay hometown decision dahil doon ginanap sa New Zealand, doon sa lugar ni Joseph Parker, no? Tapos eto naman si Anthony Joshua, ang kaisa-isang tumagal ng 12 rounds kay Anthony Joshua, itong si Joseph Parker, no? Unahin natin yung pagsusuri niya kay Andy Ruiz. Kahit daw ganyan yung katawan ni Andy Ruiz, grabe raw yung nahirapan siya dyan dahil sa mga unang part ng laban nila, first to sixth round, talagang very aggressive daw si Andy Ruiz. At huwag nyo raw ipagkamali yung kanyang itsura, ba? Diba? Sabi nga natin, tabachoy lang to si Andy Ruiz. Pero napakabilis daw ng kamay at meron naman talagang wala raw habas yung ano, yung paglusob, yung pagpressure. So hindi papakasiguro si Anthony Joshua dito, no? Dahil sabi nga ni Joseph Parker, mas mabilis sa akin si Andy Ruiz, no? Kaya lang after sa middle round, medyo kinakapos si Andy Ruiz. Okay, eto naman daw si Anthony Joshua, talagang sinadya raw ni Joseph Parker na huwag makipagsabayan dahil alam niya yung sobrang lakas nung kanang kamay nito ni Anthony Joshua. Hindi siya sumabay, no? Sa pamamagitan ng movement niya, nakatagal siya ng 12 rounds. Sa mga unang rounds nga raw, nananalo siya, no? Pero ang maganda raw kay Anthony Joshua, sa talino niya, yung ring IQ niya, ay nakapag-adjust siya, no? Sa ginawa ni Anthony Joshua ni Joseph Parker sa kanya. Kasi lahat daw ng laban ni Anthony Joshua, lahat nga ng laban ni Anthony Joshua, 'di ba? Gusto niya man-knockout, no? Pero nung sa tingin niya, ginagamitan siya ng movement nito ni Joseph Parker. Nag-iba siya ng style, no? Naangkop. So ginamit niya yung haba ng kamay niya. So ngayon daw ang mahirapan dito ay yung kay Joseph Parker. Mahirapan si Andy Ruiz dahil sa kung siya nga 6'4 lang, nahirapan nang makapasok gano si Andy Ruiz. Paano pa yung 6'6 niya si Anthony Joshua? Pero katulad nga ng sinabi natin, heavyweight to, di ba? Isang tama rito, pwedeng matulog. At napatunayan natin yan, na kaya naman, tinatamaan naman, no? Yung panga ni Anthony Joshua ay open naman yan. At sa isang malakas sumuntok, katulad nga nung laban niya kay Klitschko,
eh na-knockdown naman to si Anthony Joshua. Yun nga lang, nakabangon uli, no? So hindi natin alam. Ibig sabihin, lyamadong-lyamado nga, pero mas lalo nga yung kumbaga yung lusob. Kung ang gagawing paglusob ni Andrew Ruiz ay wala namang mawawala sa kanya, eh may maaring may pagkalagyan siya, no? Is either may pagkalagyan siya na maging champion siya or may pagkalagyan talaga siya. Dahil anyway, ano niya lang naman to, yung parang hindi na muling mauulit yung ganitong pagkakataon na makalaban siya sa championship, eh pwedeng ibigay niya na lahat. At dahil siya naman ay Meksikano, alam naman natin yung mga Mexicans na hindi naman yan, yan hindi naman aatras yung mga yan sa labanan. Okay? So, iba pang balita. Sa darating na June 9 sa ESPN 5, ay lalaban muli ang yung prospect ng Philippine boxing na si Carl James Martin, na marami nagsasabi na next boxing superstar ng Pilipinas, ay lalaban muli sa June 9. Live dito yan, sa magaganap yan sa ESPN 5 compound. So ang kalaban ni Carl James Martin ay si Rakesh Lachhav ng India, at kasama niya yung pagbabalik naman ni dating WBA interim flyweight champion na si Randy Pitalkurin. No, so to si James, si Carl Martin ay undefeated pa rin, at lahat 11 sa kanyang 12 panalo ay nakuha niya by knockout, no? So very exciting panoorin tong batang to. Prospect siya ng Philippine boxing, at marami nagsasabi na next boxing superstar. So panoorin po natin yan lahat. Okay? So yun na lang muna, mga kasama. Hanggang sa muli, Bad Aratilis po.